What's up mga Kayansky? Nagbabalik si Yansky ng Yansky TV. So, sa mga OFW na katulad ko dito sa Saudi, isang magandang panibagong araw, panibagong magandang araw po sa inyo lahat. Pati na rin sa mga subscriber natin sa Pinas, isang magandang panibagong araw po sa ating lahat. So, ngayong araw na to, wala na pong masyadong ganap. Usapang brace na lang po muna tayo. So, yun nga po, kung napapansin nyo, medyo nahihirapan po ako magsalita. Kasi nga po, nagpakabit po ako ng brace kahapon. So, ayan po siya. Yun na nga po, napakahirap siyang magsalita. Parang napaka-awkward, napaka-arte, napaka-parang girl na girl po. Hindi ko alam, hindi ko ma-explain. Kasi, sa, of course, first time na nagpa-brace, syempre, wala naman second time siguro, or... So, yun na nga po. Unang araw ng brace. So, medyo mahirap pa siya. Masakit po. Hirap kumain, hirap magsalita. So, nanunuyo din yung labi dahil hindi masyadong mabasa kasi parang ayaw mong ibuka yung bibig mo. Kung parang gusto mo lagi nilang nakasara kasi ayaw mong galawin yung ngipin mo kasi masakit siya pag nagagalaw. Especially pag kumakain. Pero kahapon nakakain pa po ako. Tapos minessage ko yung nagkabit ng brace ko. Sabi niya, oh, sige, okay lang yan, makakain ka pa. Pero day after today or bukas, sabi niya ganun, doon ka na mahihirapan. Makakatikim ng pananakit at paghihirap sa pagkain. Really, nigga? So, sabi naman niya, within minimum of 3 days, maximum of 7 days. Sabi niya ganun sa akin. So kahapon nakakain pa nga ako. Ngayon nararamdaman ko na parang masakit na siya, parang sumisikip na siya, naging stiff na siya. Parang nasasakal na yung ngipin ko na hindi na nagtatama yung bite. Pati yung bite ng bagang ko, hindi na rin nagtatama. So mamaya susubukan natin kumain. Kasi may mga bawal nga daw pong kainin tulad ng matitigas. So yung matitigas po tulad ng mga nakakagat ka ng buto or mga cornic, ganon. Kanina sinubukan ko kumagat ng cornic. Yung parang gumalaw yung ngipin ko, parang akala ko natanggal yung isa kong bracket sa bagang. Kasi wala naman sa isip ko, akala ko okay lang kasi wala naman ako nararamdaman. Binigyan ako ng kasama ko ng cornic, sinubukan na makinagat ko kaagad. Hindi ko nabasag yung cornic. Parang nag-stay lang siya doon, tapos yung ngipin ko yung gumalaw. Parang tumaas siya or bumaba or umislide siya. Hindi ko ma-explain, tapos nakaramdam ako ng pangingilo. Eh, hindi ko na tinuloy, dinura ko na yung cornic. So, bawal nga po siya sa matitigas. Kasi may tendency nga yun, matanggal yung bracket. So, pag natanggal yung bracket nyo, which is this one. Yan po yung bracket, yung square. Pag natanggal po yan, may tendency na bumagal yung pag-heal or pag barig sa formation ng ngipin nyo. So, kailangan ingatan. So, pagka ganun yung nangyari, kailangan pakabit ulit kayo ng bracket na ganun or uulitin yung brace nyo. So, mahirap. Kaya, doble ingat. So, mamaya, subukan natin kumain ng kung anong kaya natin kainin mamaya. Simulan natin sa medyo matigas hanggang sa palambot or malambot hanggang patigas. Subukan natin mamaya. So, may dalawang klase nga po pala yung brace. Yung tinatawag nilang, eto, yung metal, which is yung pinakabit ko, yung kinabit sa akin, yung metal. Kasi ito yung pinaka-advisable tsaka pinaka-matibay. The other one naman po is yung ceramic. Yung ceramic naman po is parang katulad siya yung texture ng ngipin. So, pag yun talaga, naikagat mo sa isang matigas, eh siguradong sira yun. Uulitin nyo po yun. As in, tatanggalin po siguro lahat yun. Kasi mababasag yun eh. Ceramic nga po. So yun, ano pong pakiramdam ng may brace? Ito nga po, yun. Hirap ngumiti, hirap magsalita. Tingnan natin sa pagkain mamaya. Pakikita ko sa inyo kung ano yung kaya natin kainin mamaya. Kapit nung brace natin ay kailangan natin bumalik ng every month kailangan siyang i-adjust kasi masyadong malalaki yung gap nung ngipin ko. Ayan, oh. Sobrang yan yung magkakagalit, magkakamag-anak pero magkakagalit, magkakahiwalay, hindi nagpapansin na magdikita na, no? Yun.
Kaya yung ano niya, kaya yung advice sa akin is kailangan ko bumalik every month para may adjust siya, para maging mabilis yung pag-heal or pagbalik ng formation ng ngipin ko. So yun. So for example, pumunta tayo ng date of 7 doon, May of 7, at least May, June of 7 or June of 8, kailangan makabalik tayo doon para makapagpa-adjust tayo. Or kung hindi tayo makapagpa-adjust every month, parang baliwala lang din. I-stay lang siya ng ganyan. So kailangan talaga siyang i-adjust kasi sobrang laki ng gap. Gaano katagal na kailangan mag-stay yung brace ang ngipin ko? So nung tinanong ko naman yung nagkabit, sabi niya sa akin maximum minimum of 1 year hanggang 2 years daw. Pero sa tingin ko, isasagad ko siya ng 2 years para magbalik siya. Tapos titingnan namin kung okay na yung formation. Kung okay na yung formation, papalitan siya ng retainer. So kailangan pa rin natin mag-retainer ng I think one or two years pa rin para i-maintain niya yung ano yung formation niya. Or kung hindi, kasi may tendency na bumalik ulit siya sa pagiging magkakahiwalay or magkakagalit, bumalik yung gap niya. So yun pa, medyo pangalawang araw pa lang siya, pero medyo pakiramdam ko nagsusugat na siya doon sa loob, parang nagkakaroon na ng singaw kasi meron siyang may mga hook siya, yung mga lock tumatama doon sa pinakang ito sa loob, sumasahid siya, parang nag-ano na siya, nagkakaroon ng damage. So kaya medyo mahirap yung nagkaroon ko mga pagkain doon. Tingnan natin kung ano yung kaya natin kainin tsaka hindi natin kayang kainin. Okay, a few inches later. Sino nga guys, ito may prepare tayong pagkain dito. So meron tayong fried chicken is medyo matigas siya. Tingnan natin kung anong reaction ng ngipin natin na may braised dito sa fried chicken. Tapos dito naman sa medyo malambot na chicken, which is ang favorito natin, yung adobo, medyo malambot siya dun sa fried chicken. Tingnan natin kung ano yung reaction niya. Tapos may kanin, tapos meron tayo syempre si Indomie, hindi mawawala. Takbuhan ng OFW dito sa Saudi Arabia, takbuhan ng mga wala ng budget, walang time magluto, at takbuhan din po siya ng mga ang kabitang braise. So wala rin po siya. So si Indomie siya ngayon ay noodles. Yung nakaraan po is palikanto yung challenge natin, yung noodles naman po. At meron din po tayong cold drink, which is si Pepsi po. Pepsi, baka naman. So siya po yung tatay yung cold drink natin, at titingnan din po natin reaction ng ngipin natin sa kanya o yung braise natin. So meron din po tayong tinapay dito. So may kagat na siya, kinagat po na siya kanina. May tinapay tayo, titingnan din po natin kung anong reaction ng ngipin natin o kaya natin siya. So ano, start tayo dito sa fried chicken guys. Tingnan natin kung anong sabi naman nung nagkabit is pwede daw kumain ng fried chicken or matigas, pero kailangan mo siyang pag-iwahiwalay or make sure na wala siya buto, wala kang buto na mga kagat, or else masisira yung broccoli. So pilasin na lang natin siya ng maliliit. So tingnan natin kung anong pakiramdam. So pagbuka pa lang po nung bibig is medyo mahirap na po, parang kailangan mo ng effort para kumain. So ito siya. Oh, medyo matigas po siya. Hindi ko siya kaya mo yan. Swallow ko na lang siya. Kaya naman siya, pero hindi ko siya kaya mo yan. Parang pakiramdam mong ngipin mo, parang hindi niya kayang i-compress yung kumbaga walang pressure yung bite mo. Wala siyang pressure. Hindi katulad nung wala kang brace na tolo kain lang. So si fried chicken, kaya naman kainin, kaya lang ilang bite lang lulunukin ko na kaagad kasi hindi ko rin pakiramdam, parang may pangingilo na tuwing binabite mo siya. So si chicken adobo naman, yung texture niya is medyo malayo naman siya kay fried chicken. Kasi fried chicken, crispy yung outside niya, tapos juicy yung inside. So medyo matigas yung ano niya, crust, yung outside layer niya. So si adobo naman is malambot naman yung inside and outside layer niya. So,
Ka-espresyong lang. Hirap ka ba yung mula? Sumisiksik lang siya dun eh. Hindi mo siya kayang... Hindi ka doon normal na wala kang brace. Normal lang. Kaya mo siyang i-guide sa mo siya gustong huyain, sa mo siya gustong dalihin sa bagang mo. Dito wala. Parang lang up and down lang. Tapos ang ginagawa ko ng pagkain, sumisiksik dun sa loob dito. Pupunta siya dun sa ano, sa mga sa bracket. So, si Adobo wala namang problema. Maluya naman ako siya na maayos. Pero nilino ko na lang ulit kasi parang hindi normal eh. Parang open close lang. Lagyan natin naman dun sa bow si ano, si kanin, si rice. Subo tayo ng isang tipak ng rice lang. May adobo. Ngayon din lang siya. Kaya mo siya. Kaya mo siya ngayon. Pero hindi katulad ng normal na ano, wala kang presa taga, nadudurog mo yung kanin. Yung, iingat ka na hindi magdikit yung ngipin mo eh. Pag nagdikit yung ngipin mo, tapos gumalaw siya, parang nagtitrigger siya ng, reaction. May pinapadala siya na wave dun sa brain mo na umistop siyang umiya. Paano masabi? Tapos umisiksik siya dun sa ano. Sorry. Sa bracket. Messi. Ando sila lahat. Ando sila lahat sa Mexico. Ano? Good, 25% ng sinubo ko. Ando sa ano? Bracket. Okay, si Rose. Ayun naman. Si Undomi. Siyempre, favorite. Undomi, baka naman. Damihan natin. Tingnan natin kaya siya. Pagkatin mo, front tip natin. Ayan ang problema kay Noodles. Kahit hindi ko na siya pagkatero. Ipitin ko lang siya nung dila. Tsaka nung ipitin ko, napuputo naman siya. Hindi mo siya kailangan mo yan. Ipitin mo lang ng dila mo. Dudog mo lang siya. Taba. Ayun. Kaya mo. Kaya lang sumisiksik ka. Kaya sumisiksik ka. Doon sa bracket. Okay si Yellow and Domi, walang problema. Kaya lang hindi naman ako mabubuhay na ito maghapon, na ito lang ang kakainin ko. Kaya ko naman ako. Sabi nga na, itis ka, mabuhay ka lang. Tapos tikman natin yung ano niya, sabaw, kung may reaction yung ngipin natin sa hot drink. O sa soup. Wala naman. Wala naman siyang problema. Sa hot. Okay na si hot. Masa si Indomie. So sa yung bread naman na kaya natin gagatay. Nandun talaga sila sa gilid. Nagpupulong sila dun. Ewan ko anong pulong yun baka. O siguro yan. Tukol sa election. Ewan ko bahala sila dyan. Pero tayo. Tinapay. Tinapay mo lang. Yung tinapay mo yung makakailangan mo ka. Effort niya. Or pressure kasi hindi naman talaga siyang kagatay. Pero pag ginagamit mo yung ngipin mo, nakagati siya ng pilit, pilitin mo, may reaction siya. Titrigger siya, ng ano, ng wave pinapadala sa brain na tumigil ka. Sa pagkagat. Masakit, sinasabi niyang ganun. Nagsalita yung ngipin. Kaya ang bubuhay ko sa hapon. Pero hindi mabubuhay nito mong hapon, may kabahal ka. Kaya nung ganyan mo kanin, may bite siya, may mga butas. Yun yung masakit. May butas, masakit. Tapos yung ibang napay. Dito nakasiksik. Ayan. Nisiksik siya dito sa loob. Bakit? Tapos ang hirap siyang kunin. Masaway. Hard to get. Tena mo. So yun. Okay naman. Si Pepsi tayo. Si Pepsi. Tingnan natin kung may reaction yung ipin natin sa cold drink.
sin na ano ko siya. Sadyahin ko siyang paanohin doon sa ngipin ko. Tinatik yung may reaction. Pero sino ka naman? Wala naman siya. Mas si Pepsi. Okay naman sa cold tsaka sa hot drink. Kailangan mo lang talagang gumawa ng effort para makaya mo si fried chicken. Basta make it sure guys na pagkakain kayo ng fried chicken or ng mga pagkain na may buto, siguro din nyo na hindi nyo mangunguya or makakagat yung buto kasi may tendency matanggal yung bracket nyo. Okay? Dahan-dahan sa pagnguya. Kasi pag yan, talaga na ikagat yung tatanggal yung bracket nyo, magkakaroon ng problema. Kila ba din? Malum? So yun nga. Siguraduhin nyo na walang buto at dahan-dahan sa pagnuya. So ulit-ulitin ko. Favorite to taste, my chicken. Ano pa yung kaya? Hindi ko alam ang feeling nyo. May sensation eh. Na talagang i-check yung body mo na wala naman yung daman na ano. Parang ayoko, pangingilo siguro. Sabi nga nila, ang ngipin mo pag yan masakit talagang ramdam mo yan ang buong katawan mo. Kasi sabi nga nila, ang sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Tugot ba? So yun nga guys. So dito na siguro ito matatapos yung video na to guys. So sa paulit-ulit kong sinasabi sa mga napadaan sa channel ko, please guys, subscribe on my channel. Rara mo pong mawawala. Sorry. Nagpukulong pa rin doon. May kokos pa rin. Mali na lang. Election na. So yun nga guys. Asa na ba ako? May mga napadaan po. Si Yansky nga po pala to. Ng Yansky TV. Isang OFW dito sa Saudi Arabia. So yung mga napadaan, please subscribe on my channel, like, share, and comment na rin po. So yun nga guys, tatapusin ko na yung pagkain ko para makapagpahinga na rin ako. Medyo mahirap na kainan to. Siguro mga 30 minutes to 45 minutes tong kainan na to. Gusto ko talagang upusin ha. Pero upusin ko kasi medyo nagutom na ako. May tao nakawi, overtime kanina. So yun nga guys, huwag niyo pong kalimutan ulit na mag-subscribe sa channel ko, Yansky TV. So, sana may napulot kayong aral ngayon sa video ko. So, yun. Kita-kita na sa susunod kong video. Paalam guys!